Ulit sa inyo. Ako po'y may naisip na i-share na naman sa inyo. Isang recipe po. Lulutuin ko para sa inyo ngayon. Pati yung papaano timplahin ay tuturo ko po sa inyo aking mga sikreto para sa isang masarap na tapa. Yan. Isa pong beef tapa ang aking lulutuin sa inyo ngayon. Bibigyan buhay ang ating pong parang traditional na breakfast item ng nating mga Pilipino, mga nakaugalian na nating almusal. Ay ito po isa sa mga paborito po ng bawat Pilipino. Ito po ang tapa, lalo na po kung ito'y gagawin nating top silog. Ay titingnan po natin ngayon kung papanaw. So yan po, tayo dadako sa ating mga gagamiting pampalasa. Ating mga ingredients po sa ating napakasimpleng lutong tapa. So ito po yung gagamitin ko for marination. Meron tayong chopped garlic. Tapos ito naman, meron tayong peppercorn o pamintang buo. At meron din tayo nitong, syempre, ang dahon ng laurel. Yan ay fresh na fresh from the puno. Meron po kaming puno ng laurel. Meron din tayong kalamansi. Yan, ang konting pampaasim na ilalagay ko. Tatlong pirasong yan, okay na. At syempre, meron tayong brown sugar. Pwedeng wash sugar po ito, pero mas maganda yung brown sugar sana. Syempre, meron tayong oyster sauce. At saka toyo. Yan lang po ang napakasimpleng ingredients na ilalagay ko sa aking marination ng tapa. At syempre, dahil tapa, ito yung ating karneng baka. So, almost half kilo lang siya. At mapapansin nyo, yung diet ko is kasama na yung litid. Hindi ko inalis yung litid. Kasi iba nga yung sistema ang gagawin kong pagluto nito. Hindi ko siya basta ipiprito. Pati litid, lalambot yan sa gagawin kong pagluto niya ng tapa na ito. Papakita ko sa inyo after na mamarinate natin ito. So, the best na marination nito is a overnight marination sana. Ito ang ating gagawin beef tapa. So, itong karne na ito, titimplahan ko ngayon. Then, papasok natin sa chiller. Bukas ng umaga, yan, saka siya lulutuin for breakfast. So, ipapakita ko sa inyo ang pagmamarinate ko nito. So, ilalagay lang natin po lahat ng ingredients. Yan, garlic, peppercorn, pamintang buo. Itong laurel, lalamas-lamasin lang natin, durugin ng konti, yung dahon ng laurel. Kalamansi, extract natin siya. Dahil hindi naman masyado marami yung ating karne, tama-tama na yun, tatlong pirasong kalamansi. Then, yung ating sugar, konting sugar. Toyo. Oyster sauce. Pampalinam naman po. Yan. Yan lang po. Then, ang gagawin natin, lalamasin lang natin ang lalamasin ng ating kamay. Ayan po. Halo natin siya evenly yung kanyang mga pampalasa. Amoy ko na po yung masarap na amoy ng ating marination. So, ang lalabas na lasa dito ay may alat, then may konting-konting kagat ng asim ng kalamansi, at saka po yung manamis na mis na sa oyster sauce at saka ng ating sugar. Yan po ang ating marination. So, ipapasok ko muna siya sa chiller overnight.
So ito na yung ating, yan, yan na po ang ating marinated na overnight. So ngayon, ang gagawin ko sa kanya, hindi prito, kundi igigisa ko siya. Igigisa ko siya hanggang sa lumambot. So magkakaroon siya ng tubig, tatakpan natin hanggang kakatas siya, at yun, yun ang magpapalambot sa kanya. Then patutuyuin ulit natin siya na para ding prito, at dun siya lalambot. Eto ya, tulad nyan, pinainit ko muna yung mantika. So sute ang gagawin natin, hindi prito. Ganyan po ang gagawin natin para mapalambot natin siya. So pagka ganyan na, laksan natin yung apoy, then tatakpan natin hanggang siya ay magkatas ng sarili niyang katas, at yung sarili niyang katas yun ang luluto sa kanya. So ito, titingnan natin. Ayan, yan yung sinasabi ko sa inyo, nagkatas na siya. So ito yung katas niya. Ito yung dahan-dahan nating iintay na mag-reduce hanggang sa mapalambot niya yung karne. At ito magiging maitim-itim ito mamaya pagka na palambot natin siya hanggang sa maging dry. Ito, magkukulay tapa yan mamaya. Ngayon light pa siya kasi may sabaw pa. So paalala ko lang yung ano, hindi ako nag-asin kanina kasi yung toy yung ginagamit ko medyo maalat na yon. So depende sa toy yung gagamitin nyo, kung matabang sa alat yung toy yung gagamitin nyo, pwede nyo lagyan siya ng asin. So yan. So itong hintayin na natin matuyo, at saka natin nahaluin ang haluin hanggang magmantika, at yon parang prito din ang hitsura niya mamaya, pero mapakalambot siya, pati yung kanyang litid ay malambot. At saka kahit lumamig siya, unlike nung prito na matigas pagka lumamig, yung prito lang. So ito, kahit lumamig siya, yung tapa, malambot pa rin siya. Yun ang assurance ko sa inyo sa ganitong sistema ng pagluto. Yan, bubuksan ako natin. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Inyong tingnan at kulay tapa na ngayon. Yan, nagmamantika na siya. Kaya para na rin siyang prito ang labas niyan. Haluin natin ang haluin hanggang po yung mantika ay humiwalay dun sa kanyang karne. At yun, para na rin siyang prito. Yan yung sabi ko sa inyong malambot po ang karne, yung tapa, kahit lumamig, dahil ito ay lutong luto siya sa kulo. Yan, na nag-reduce na nag-reduce. Yan po ang pagluto ng tapa na ginagawa ko. Siguradong malambot na malambot po ang karne nito, kahit po siya ay lumamig, hindi po katulad ng piniprito laang. Yan ang aking sekretong kaunti na ibinahagi sa inyo. Yan, tama na po ito. Yan pong ganyang hitsura ay ayos na, ating aahunin na kasi tuyo na siya. Yun, nagmantika na. Yan na po ang ating final na tapa. Yan na po ang sinasabi ko sa inyong tapa. Yan na po ang sinasabi kong malambot na tapa. Sinisigurado ko sa inyo yan. Naipakita ko sa inyo ang sistema ko ng pagluto ng tapa, na kahit lumamig ay malambot pa rin. At syempre, hindi po natin isiserve yan ng gayaan. Yan po ay isiserve natin ang ganyan po. Iyan po ang serving natin ng top silog. Ay, dito ang tuwa ang aking mga anak ngayon na Ray. Garni ang breakfast na ibibigay ko ngayon sa kanila. Top silog po siya ngayon. Hindi na po yan basta tapa. Meron na siyang classmates. Sana po inyo nagustuhan. Hanggang sa muli po ulit,
Ito yung aking ipinagmamalaking top silog. Maraming maraming pong salamat sa inyong mga pagsubaybay sa akin, sa panonood nyo po sa aking channel. Sana po ay huwag kayong magsasawang magtangkilik. At hanggang po sa susunod ulit, maraming maraming salamat. Bye-bye po muna. Bye-bye!